Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo. Sinasabi ko yung magdidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Bakuhin natin ng mga bato yung muka, ang kanyang ano, yung pilo. Oo. So wala sa atin. Sabi ng mga IP leaders natin sa media, so napuntaan natin sa taas para alam nila na yung totoong IP talaga, hindi ganun yung ginagawa. Hindi, kung may problema, hindi magkayo sa katsada. Hindi mag-bit-bit ng streamer. Kundi mag-upo sa isang formal na upuan para harapin yung mga tao. Dapat kausapin. So, yun ang parang sa mga IPO. Sabi nila, hindi yan tama. So, ang ginagawa nila, kasi palagi kami sa Maynila, parang mag-participate sa mga department of agencies. Nag-request nila, kailangan may isama sa Maynila para sila mismo mag-express kung ano talaga yung totoong process, kung may problema man ang IPO. At saka hindi pwedeng pitpitin yung mga batang maliliit pa. Hindi pala tatalipod sa ang mahirap doon, mayroon tayong mga bata dito na may mga. Sila pa yung nag-recruit noon siya. Na bit-bitin doon sa mga lugar na pwede mag-rally. So yun ang talagang 2 times na kami magpunta dito. Tapos itong pangatlo, sabi namin na po, mas maganda makausap natin. Si General. Maraming salamat po sa pamitong nagagalap at nabigyan nyo kami ng panahon para bisitahin dito.
wala po siya nagkabisita ng ganito dito sa National Police. First time sa history. Kahit kami mismo, ako leader naman ng Mindanao Police, is a first time. Oh, so marami na nagdaan siya ng mga chief. Ikaw po yung nakabigay sa amin ng time para mahalap. Ako po namin talaga from you, ano talaga ang problema, para po ano ang pwede namin pa itulong. Salamat sa po. Ano talaga itong nangyayari, kasi po sabi ay nakakawa po yung ating mga kapatid. Totoo yan. Yung mga IPs dahil kung minsan nagagamit sila sa inyong pagkakas. Yes. Tapos na tibig at natin sa ito dapat para malaman ng taong bayan kung paano po talaga tinitig at parties sa ilang sektor sa ating sutra society. Yung ating mga kababayan na minorities at saka yung mga hirap na ating mga pagkakas. Totoo yan. Sir, before tayo magpatuloy, kasi mayroon kaming kultura. Nagbitbit kami ng isang bagay na parang ito rin yung kultura namin kapag magpunta kami sa isang lugar na kailangan may communication. Mag-establish kami ng mga bagay na ilagay namin kung pwede sa iyo. Mayroon kami ano yung ilagay namin sa iyo. Sinayaw from Filipino, siyang manok sa akin.
Si Dato Ramon Bayaan po, galing sa North Cotabato. Nakakantanayan siya. Si Dato Bingala as tribal name, North Mandaray, ancestral women management and team sa ancestral women ang tribal name. Actually, sir, sa tribo sa Mindanao, the whole Philippines, 60% ang tribo sa buong Mindanao. Malaki sila. So yung population natin, almost 6 million yung population ng Mindanao. Meron tayong awarded na ancestral domain na almost 6 million hectares yung nabigay na sa government natin doon sa mga tatubo. So medyo yung IP sa buong Mindanao, kung tingnan natin, almost 30% out of yung sa mga city na ancestral domain na yan ng Tatapubo. Sa ngayon, binigyan na ng certificate of ancestral domain title ng ating presidente sa ngayon. At saka ang development naman, at saka yung implementation sa DNR at saka sa doon talaga tinutumbog sa ancestral domain ng mga Tatutubo. Kaso lang sir, ang pinaka-problema talaga natin doon, talagang masyadong under-treat ang mga Tatutubo sa ngayon. Una, yung ancestral domain ng tribo, kung tingnan natin yung picture sa kanilang ancestral domain, andoon lahat yan sa Tagubatan. Alaman tribo limited masyado yung pagkataingin kasi may ano sila, may procedure din paano sila mag-farm. Ang nangyari ngayon, yung kagubatan na yan, ginagawa ang mga kampo ng CPPD. So malaking distort sa mga IP kasi kung ang IP hindi talaga papayag, abin, sumama sa kanila, yun ang dahilan bakit maraming namamatay. Dahil hindi magsama. Itong mga bata ngayon dito, mga sila affected ng mga summary execution ng CPPD. Ito, pinatay ang papa. Si Dato, pinatay ang papa. Sila rin record ng NPA. Tapos si Asinat, biktima ng ano yan, ng pag-aaral na hindi tama. So alam nila, sabi nila, dito na kami mag-aaral kasi debris. Ang nangyari para from grade 1 at grade 4, yung tinuturo sa kanila yung mga abakada. Kapag A, sabihin mo yan armas. Kapag B, sabihin mo yan bala. So sila yung effective talaga na akala nila yung eskwilahan na yan. Doon sila may maging ma-develop siya in terms of education. Pero wala kasi after ng 6 years na pag-aaral nila, naging full-time na sila sa CPPED. So ibig sabihin lahat in terms of economic education, and political leadership. Yung kultura ng tribo, yung kanyang economic and justice system, nawala na siya. So, yun ang dahilan na sabi ko, sabi namin sa Mindanao, hindi pwedeng pabayaan natin ito na hanggang paglaruan lang tayo sa Mindanao. Tapos, kailangan ito maging national issue. Kasi hundreds of tribal leaders ang pinapatay na. So, ang ano namin, kung hindi namin mag-vote out ito, sir, sa government, parang wala rin mangyari sa amin. Useless din yung ancestral domain na binibigay ng gobyerno sa atin. Useless din yung budget ng government sa IP, yung mga scholarship na million yan binibigay. Pero hindi nila masinabangan dahil sila medyo underrated na trauma sila yung mga bata natin. So itong mga bata na ito, yung mga tatay nila, sila yung mga member ng clan. Sa within the ancestral domain. Sila na mismo yung sabi, kailangan may participation kami sa pagsasalita kung ano talaga ang nangyari sa amin. Kasi, for example ngayon, ang Council of Elders ngayon, balik Dato lang siya. Si Dato Ramon Bayaan sa Cotabato, si Dato Bingala sa Davao City, tapos ako. Pero ito,
until now, yung MP naghanap ng paraan paano kami maging ma-liquidate nila. So yun din yung isang parte namin sa na parang agenda sa inyo, sir, na itong mga tribal leader na ito na andyan sa gobyerno ngayon kasi binigyan ng presidente ng ancestral domain. Kailangan maprotektahan natin ito. Kasi kung hindi natin maprotektahan ito, maging totoo yung parang estimate lang ng AFP at saka si presidente ng IP ngayon sa Mindanao, naging 80% na yung member ng CCP. So, ang nangyari, sir, hindi naman talaga naging MP ang IP. Kaso lang, napilitan lang pagsali dahil matakot na. Kasi yung kapatid niya, when yung tatay niya, iuwi na, wala na, pinatay na. So, hindi na pwedeng magsalita. Kundi magtira ka na lang sa ancestral domain mo, kasali sa pamilya mo, na magtahimik ka na. So, ito yung sabi ko, ang IP, mayroong malaking parang opportunity na binibigay ang government. For example, yung batas, yung Republic Act 8371. Yung Republic Act 8371, nagbigay ng kabuuang pagrespeto, pag-recognize ng gobyerno sa katutubo. For example, pag-recognize sa ancestral domain, binigay ng gobyerno yan, through sa batas. Pag-recognize ng kanyang governance, binigay ng gobyerno yan. Pag-recognize ng kanyang sariling justice and human rights, binigay ng gobyerno yan sa kaso lang ito lahat, hindi maramdaman ng tribo sa pag-exercise sa kanyang leadership within sa kanyang community and ancestral domain dahil andyan sila. So kahit tanongan mo siya, mga this coming October 25, hundreds of legitimate IP leaders magpunta talaga dito. Kasi iparinig nila at saka isigaw nila na magpatulong ng government sa situation nito. Buong Mindanao yan, sir, ng mga legitimate IP leaders magpunta dito para lang magpunta kay Presidente, mag-request ng tulong paano manipulize na yung CPP-MP sa aming ancestral. So siguro, sir, para maano lang natin, kung pwede sa'yo, sir, bigyan natin yung panahon yung mga kabataan na may maraming mga experience doon sa situation. No, parang testimony para mga witnessan natin. Unahin natin yung taga-Surigao, sir, na ito, na biktima ng pagpasok ng MP, tapos lakasan mo lang pag pagsasalita. Poskila. Ako naman si Ina. Dati akong hindi isang bisima sa unang una isang akong bisima sa school sa trips. Nag-aral ako doon sa loob, may loob naman kami na SPM sa mga kabataan ng mga bayan. So pagkatapos ko ng grade 6, pumunta ko doon sa Bokidad, nag-NPE elementary at sa nagawa ko ng meeting at saka isang tanaw ko doon. Pagkatapos dito na ako sa baba ng legal, sa white area ako umilos, pero under ako ng mga NP. So kahit saan ako punta, makuha ko ng mga kabataan, mag-recruit para pupuntahin ko sa bundok. At kahit saan nag-rally kami, ako din yung kumukuha sa kanila. Ako din yung naghanap ng mga kabataan. Kahit yung mga tatay, basta mag-rally, ako din yung kumukuha. At saka ako din yung sekretary nila. At ako din yung finance officer nila. So, ngayon, nagkaisa kami para isaliwalag namin sa buong Pilipinas ang aming karanasan at sa nangyari sa aming Mindanao para malaman sa lahat na hindi pala biktima ng mga MP para sila, hindi na sila mabiktima na matulad sa amin na biktima ng isang MP.
at saka yung mga leader namin na pinapatay nila, kaya kami nandito para marinig sa lahat na. At saka lalo pa sa mga gobyerno at saka sa lahat agency na pinupunta namin na sana tulungan kami sa aming mga problema. Lord, salamat. Ang sunod si yung estudyante sir, si Asinat Bago. Maganda pagkakalim po sir. Una-una, pumasok yung MP sa aming teritoryo. Nandun kami sa Talaimod, Davao del Norte. Tapos yung Talaimod, tatlong barangay lang yan. Tapos, nahati na yung municipality ng Talaimod. May tinatawag na na salupungan, ito yung salupungan. Yan yung parang teritoryo ng mga MP leader na ginagawa nila para sa amin, tinatawag sa lupungan ng Cayuse for tribal leader. Hanggang pumasok yung NPA, ginawa na nila na i-re-reabase ang aming mga lupa. At doon nagsimula, nagkawa na sila ng paaralan, itong paaralan na sa tinatawag na sa lupungan. Inuha nila yung pangalan sa amin, pangalan ng organization namin sa lupungan. Ito na yung paaralan na tinatawag na nila sa lupungan. Noong muna, pumasok yung aming rural missionaries of the Philippines. Tapos, noon naman, yun lang, simula na kami ng aral, kasi sabi nila, kailangan yung mga banda, magkaroon kayo lahat dito, para pagdating ng panahon, eh, kayo na naman yung pwede ka na nilang gawin ng maestro para makapagturo doon sa inyong sintyo kasi malawak yung talagang kumasire. Tapos, hindi man kaya kasi yung maestro namin, ang full-time ng NPA. Tapos, baka may sundalo na pumasok sa aming sa aming lugar. At sabi nila, maglipat na lang kayo doon sa Lulian, Sintyo Lulian. Pero, nasa salungkuman pa rin sa pauli ng salungkuman. Doon sa kasi ginawa nila ako sa staff house, alam nila na para nung ako masalit ka, at pwede nila nila ako itagay sa Speaker Bureau. At doon po nalaman yung natutunan yung pinakamalaking kung ano talaga yung pinagawa ng PIN. Unang-una yung library namin, makikita mo doon, magbabasa ako sa libro, paano yung mga kasisaya ng PIN, tapos yung mga picture ni Kaparago na matira ng siyang RP. Tapos, tinuturan kami ng paano mag-rally, paano makipaglaban ng gobyerno, paano makipag-aslam, ano yung kapatang gawin para hindi makapasok yung mga project na galing sa gobyerno kasi daw sabi nila, pinapabayaan kami ng gobyerno eh. So, ganito na lang ngayon. So, yung kakatalaga sa namin, para papayon na kalawang tututo na yung sinasabi nila. Kami napabayaan ka ng gobyerno, hindi kami bibigyan ng budget. So, doon po na simula, medyo mas alam ko na yung kung alam ko na kung ano ang tama yung mali. Naisip ko na na hindi pala maganda yung ginagawa nila sa amin. At kuminsan naman, sabi ng mga maestro namin, bago ang Philippine na kasi may pumunta tayo. So yung mga nakikita lang, makikita namin dyan sa house. At may panahon din sa mga sumahati lang kami sa posting ng NPA. Doon nila itinuro yung lupang hinilang daw pa manalo na yung NPA. Yun na yung lupang hinilang sa Pilipinas. Ang title ng awit ay Bayang Pahiwagan. So, gusto ko lang kami para malaman nyo kung
Bayang mahiwagat sa malayong silangan, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang sinira, bayan ng mag-ibig, alam ng puso sa dibdib mo'y apo. Sana'y matungsod itinatama pa ba yung pamahalaan? May tilamsik ang lubo at awit sa paglayami na mahal. Ang karit at kamauni ay hindi magdidilim. Laya ay langit, kaluwalhati at pagsinta. Buhay ay lupa sa piling mo. So sabi nila yun na pangaralo yung ipi yun ang lupang pamatang awit ng Pilipinas. So, kung minsan naman may panalang panawagin kami na magpunta doon sa Davao para magdali. At ito yung schoolmate ko. Ako yung makapag-in doon sa kanya kasi sinabi ko, doon tayo mag-aral. So, marami akong napag-aral sa para ng salubungan. Include ko sa Blood Manual, nasabihan ko na doon tayo mag-aral, doon tayo mag-aral. Kasi libre lahat, libre yung pagkain, libre yung mga good mo at sa kailangan na gusto mo. Pero hindi na sinungaling ako sa kanya para lang may kasama ako doon at marami yung mga estudyante ng salupong, tinatawag ng salupong. So, ang pangayon ang patuloy pa rin yung salupong. So ako naman po ay isang estudyante ng sarumpungan na natin na nirecord ako ni Bako Asinan. Kasi sabi niya sa akin na, Anwin, yun na tayo mag-aaral ng sarumpungan kasi yung sarumpungan, walang babayad natin doon. Lahat ng mga gamit ng para eskwila, walang bayad. Yun na tayo mag-aaral. Kasi ko, sige na nga, sama na ako sa iyo. Kaya nag-aaral ako doon ng apat na taon, ginawa niya ako ng presidente ng PBG, the Philippine Spanish Government. At ako yung nagdadala ng mga kabataan kung saan kami magpunta mag-rally. Ako yung mag-facilitate sa kanila na ganito. Ako yung nagdadala ng budget. At minsan, magpunta kami doon sa mga MPA. Kung paano punin yung mga tao na mag-rally doon sa Davao, sa bayan ng Davao, paano po nila hindi alam ng munisipyo. At ang mga MP, nagkaisa sila na maggawa sila ng sulat para ibibigay sa bawat tribal leaders na ganito. Dato, magbuwa ka ng isang mga 10 tao mo, papuntahin mo doon sa Davao kasi binanggit ko naman yung pangalan ni Tessara Duterte na magbibigay siya ng 5,000 lapira isang sakong bigas. Di siyempre, masaya yung mga tao kasi yun ang pangailangan nila doon eh. Kasi mahirap kasi yung buhay namin. Malayo pa rin yung gobyerno doon sa amin. Kaya nga, yung mga tao nagpunta sila doon sa harap. Ang nangyari doon is kinulong sila doon sa harap. Kaya nga, wala na silang paano. At ako rin yung nagsasama ng kahit saan kayo mag-rally sa buong Mindanao. Kasama namin ang mga guru at yung mga asawa ng MP kasama namin. At yung nag-uwi ako doon sa paralan namin, galing ako sa rally, may mga kasama ko mga teachers at yung mga yung MP. Parang may malaking kampo doon sa amin sa sarupungan at kami gano'n doon malaking kampo nila. May huli na sila magawa sila dyan ng armas. Huli na sila mag-invento kahit anong mga ano doon maka-invento na sila doon. Kaya doon kami sa Davao, close kami sa mga maestra doon. Punta ko doon sa anong, pabalik ko doon sa aming paralan sa sarupungan. Nagpunta sila doon sa SMB. Hindi na sila ako pinansin eh. Kasi sabi nila, huwag kang matutong magparapit sa amin ng Nandwin. Huwag ka
Maano lang tayo sa gobyerno na ganito, hindi yung paralan natin. Di, yun yung naisip ko na ayaw ko lang mag-ano sa kanila, magpansin sa kanila kasi baka alam nila na alam ng gobyerno natin. Hindi yung mga iskriya paralan na yan. Kaya kayo sa ako na biktima na yan paralan. At nag-transfer sana ako sa public school, sir. Hindi man ako nagtanggap kasi walang mga komponente ng paralan na yan. Sabi ko nga. Kaya nga, maraming masisisi sa buhay ko, sir. Kasi, kahit minsan, paano ako ng, ano lang, Vice Ramang, bigyan ko ako ng request form para mag-transfer mula ako yung sa public school. Sabi nila, hindi pwede. Pag ikaw ay nakapag-aral ng sarupungan, hindi ka pwede nilipan ko sa ibang paralan. Sabi nila, sir. Bilang ko. Si Kapitan. Magandang araw. Yung sumulat sa pool, hindi namin naramdaman yung discomfort, distress, and infra na nandoon yung CTP and TF sa amin at sa mga. Kasi nga, pinapatay yung leader namin, pinapalitan sa kanilang leader kung hindi sasangin sa kanilang peers. Isa rin, sila na yung nagpukuta, tinagawa na yung career base ng amin sa mga. So, yung titinan natin, nawalan kami ng karapatan bilang isang tunay na nagmamayari sa aming pag-ibig. Meron kaming sinasabi ko na meron kami na livelihood, meron kami manok, kailangan pang magpaalam kami sa kanila kung kailangan namin magkatay. So masakit para sa amin. Maraming violation na ginawa ng CPTF sa amin na kung saan hindi na namin katanggap-tanggap. Kaya nga nagkaisa kami galing sa ibang region, at ibang tribo sa Mindanao para sabihin, kasi nga, this is the right time. Ito po ang pagpanahon na sabihin namin. Kasi hindi bukas. Paubos na po yung IP leaders namin. Kami na po ang katayo. Kasi nga, marami yung harassment na violation na ginagawa. Yung mga tax sila na humihina, kami na ang pinakikitaan nila. Nag-invest, naging tinagal na kami. Masakit para sa amin. Maraming mga NGOs na pumapasok doon, sila na yung nag-govern. Maraming mga international funding agency na tumutulong for charity. Ginagamit, yung nandiyan ang kikita ninyo sa daan sa Mendiola kung saan tayo. Nagbaruman lumaran na yan. Kami po ang totoong lumay. Kami po ang totoong na leader. Kasi nga, bawal sa aming EPRA, bawal sa kultura namin na nakasuot yung aming sagrado mga damit na ginagamit dyan. Wala, kahit ubusin natin yung tingnan yung nasa loob ng EPRA, wala nakasulat yan na pwede kami mag-rally. Pwede kami. Kasi this is the right, ito yung tama talaga na mag-usap para masolve natin yung problema. Kung titingnan natin na wala na kami ng karapatan, pinapatay na kami, pinakikitaan na kami, kasi pinapakita doon, mayroong papasok yan na pera. Panawagan ko doon sa mga NGOs, tama na ang paggamit, tama na ang pagninegosyo, tama na ang kumikita kayo. Kasi nga kami na natin pinakamababa na sektor sa buong Pilipinas, ang lumad. Pinakikitaan na. Gusto namin maramdaman yung bundle of rights na nakasulat na binibigay sa amin ng gobyerno. Isang buti ako biktima. Yung papa ko pinatay ng CPTF kasi nga hindi sasanib doon sa kanila. So kaya ako nawagan namin sa gobyerno. Titingnan natin. Kaya magkanda tayo ng rigid na investigation para makita natin kung sino ba yung nagbabayari. Yung tinatawagan din na sinasabi nila nag-militarize na yung ating mga EFP, hindi totoo yan. Ang nag-militarize doon yung mga NPA, CPPDF. Kasi nga, sila na yung masusunod. Pinatay yung papa ko, sino yung nag-sign. Kasi nga, ginagawa na nila ang counter-report, nag-business meeting. Yung anchor ko. Masakit yun. Kami na po nagkaunag-ano doon. Diba? Kung titignan natin. At saka yung panawagan ko sa ating gobyerno, this is the privilege na yung ating presidente ngayon ay nasa puso ko niya yung IP. Kaya sinimala na namin kasi nga sabi namin may maliwanag na patutunukan namin. Kasi nga, yung masary role na pinababa ng ating presidente, pinagpalang itulong yun po sa aming ancestral domain. Nakatulong po yun. Kaya gusto ko yung lawigan pa yan, ituloy pa yung at saka gagawa tayo para imahinsa ng gobyerno, tulungan natin ito. Katulong po kayo namin at saka yung ating presidente sa pagsubo yung CPG may isa pang biktima nito, sir.
alam niya kung yung kumanda ng FPA, mga butan sa bisya pa. Doon din ang dahilan kung bakit ako napunta doon sa itaas sa kanila. Dahil sinasabi nila na kung gusto mong mag-aral doon sa amin, kasi doon sa aming paralan ay libre lahat, wala kang bayaran. Lahat ng gamit ng paralan ay meron na doon. Lahat na doon na. Kaya naisip ko tuloy na mabuti ba talaga kung sumama ko sa kanila o hindi. Tapos, pumasok na naman sa isipan ko na naisip ko na talaga na sumama ko sa kanila. Na wala akong chance, sumama na lang talaga. Tapos pagkatapos dun, akala ko kung totoo yung sinasabi nila na para rin ako ng mabuti, tapos sila ang magagastos sa akin, pero hindi pala. Totoo na nakalala ko doon, pero hindi, iba ang tinuturo nila eh. Kaya nung sinabi kanina ni Asinan, ganun ang tinuro sa amin. Actually, 6 months ko doon sa loob, isa din akong teacher ng Miss V. Isa akong tagapagturo ng mga estudyante, at isa din pa akong organizer. At yun nga yung kapatid ko na na-recruit ko din, yung kapatid ko. Sinabihan ko siya na sumama ka sa akin dahil maganda ang nasa loob. Pero sa lahat ng sinabi ko sa kanya, walang katotohanan. Puro sinungaling, lahat sinungaling. Doon na time, kaming dalawa ng kapatid ko ay biktima ng abuse. Naabuso kami ng kumanggay doon. Squadida niya yung nag-abuso sa kanya at yung sa akin ay yung commander namin. So, sinabi ko sa sarili ko na parang may raka na anong aming pagkababae namin. Tapos, porkat ba naman IP kami? Ganun ang gagawin nila sa amin. Hindi dapat ganun. Dapat may respeto nila IP. At saka yung ancestral domain namin ay mukhang sila na ang sa aming ancestral domain, mukhang inangkin na nila doon. Tapos sinabi pa nila sa amin na huwag na kayong pumunta doon sa UMA ninyo kasi amin na yun. Wala na kayong makukuha doon, tapos amin na yun. Kaya naglakas loob talaga kami pumunta dito sa Maynila para matulungan ang aming ancestral domain na sana hindi na nila makuha. At sana din yung iba pang mga katauhan kasamahan namin na nasa lupa ay mga labas na dahil biktima rin sila ng abuse kagaya ko rin. Direktin ako ng commander namin saka yung iba pang kasamahan ng babae, ganun din ang ginagawa sa kanila. Yun yung mga ano siya, mga ang sinasabi nila, itong sinasabi nila, hindi totoo. Pero still lang yung nakatituloy na hindi totoo. Pero kung tingnan natin kung saan galing itong mga bata na ito, galing talaga sa ancestral domain, na binigyan ng presidente ng parang katibayan, rayon ang may-ari diyan, yung mga tribo, kung saan sila nanirahan sa change time. So, ang sa ngayon, sir, maraming mga pinatay na nag-request kami sa PNP na magkaroon ng parang investigation. Kasi ang katuwang namin dito sa PNP
paano matulungan ang mga kabataan. Pangalawa, itong mga kabataan ito na nag-asa sila na makapag-aral na. So, ang nangyari sa kanila, yung paaralan pa lang nila, mga ano pa lang, paaralan pa lang ng CPPP. So, sa amin naman, sa mga magulang, medyo hindi maganda ang parang output sa kanila ng pagsisikap na mag-aral. So, ang decision ng Council of Elders sa Mindanao, mayroon kami natawag na Indigenous People's Coalition for Cultural Justice and Integrity. Kasi ang nawala dito, sir, ang justice and integrity of the Indigenous peoples. Kaya kung itong integrity ng IP, kung mawala ito sa mundo, wala nang saysay ang bayan natin o ang Pilipinas. So, tingnan mo, sir, yung ang IP base sa history at saka batas, hindi siya maging national minority. Walang concept na gano'n. Pero ginagawa nila, parang gawin ka ng national minority. Ang ibig sabihin dyan, idahan-dahan mo kunan ng karapatan yung katutubo sa kanyang identity. Pangalawa, ang pag-establish ng CPPP sa Armado at saka organization within sa ancestral domain, yun ang pagdahan-dahan doon sa usapin pang kapayapaan. Yun ang konting na natin, sir. Kami ang pinag-aunang nagkaroon ng resolution. Hindi ko naman, sir. Resolution to panawagan kay Presidente to stop the peace negotiation. Kasi ang lahat ng laman, sir, sa usapin pang kapayapaan, number one, apektado dyan ang IT. For example, yung tinatawag na organizational structure. Ang IT, mayroon siyang governance system, mayroon siyang management, mayroon siyang ancestral domain management. Kung maging maliklas itong card, ang established doon na organization, tinatawag na pesante. Pesan. Ibig sabihin, itong mga leader na ito na naglagay ng parang head, nagsimbolo ng kanilang authority to manage, to resolve the conflict within the ancestral domain, maging wala na yan. Kasi maging member lang sila ng isang organization na yung PESAN. So, kung gano'n ang mangyari, wala talaga, mawala talaga ang tribo. Yun ang nakalagay sa usaping pagkapayapaan. Ang pangalawa, ang ancestral domain, i-resolve yung IPRA, walain yung National Commission on Indigenous Peoples, ang ipalit yan, ibang institusyon na. Tapos, ang lupa ng ancestral domain ng mga katutubo, gawin ano yan, gawin distributed. So, ang mga IP ngayon, wala na silang lupa. Kasi, ano na eh, parang i-distribute na sa mga walang lupa. So, kung i-distribute nila yun, ano ang mangyari sa tribo? So, kami mismo, nagsulat kay Presidente, nagpasalamat naman kami kay Presidente na talagang sinabi niya, ihinto talaga ang peace negotiation. Kasi walang makuha dyan ang gobyerno at saka yung tatutubo. So yun ang isang bagay na malaking tulong sa amin, na hinto yun. Bakit kailangan ipahinto, sir? Magkaroon ng malaking flexibility yung mga armado ng CPPP na mag-expand sa kanilang organization. Kasi tingnan mo kung during peace negotiation ang mangyari, walang military magpunta dito. Pero dito na yung mga MPA na gano'n naglalaro. So yun ang pinaka-general situation, sir, ng IP, kahit itong mga kabataan, bakit nakapunta kami dito. Ito, sir, tuloy-tuloy ito. Sabi ni Dato Suha, hindi na ito mag-urong, wala nang ibang magtayo sa ngayon. While na gano'n, yun ang decision ni Presidente na kailangan itaposin natin itong problema ng insurgency. Kaming mga IP, kami, kasi number one kami yung mga apektado, talagang agree kami dito at saka tutulong kami dito. Yung Council of Elders na 100 na magpunta dito sa Maynila next week, yun talaga ang kanilang declaration. Magharap sa inyo para mag-declare na ganito. Kasi iba yung image siya ngayon. Alam mo, sir, yung mga bata,
sabi ng taga-commission ng youth commission, sabi niya, akala namin yung IP, lahat yung mga kabataan yung nakatayo doon sa kalsada na binabato yung mukha ni Presidente. Hindi pala, mayroon pala mga IP na mga youth na hindi pala ganun ang ginagawa. Sabi ko, hindi man lahat siya. Parang naling lang naman talaga ang mga kabataan at akala na makatulong sa kanila. So, yun sir, ang general na situation na sa Mindanao na actually maraming mga bagay na matulungan talaga ang IP. So, salamat sir. Okay. Unang-una, kami po yung nagpapasalamat at pinagbihan ng oras kami at bisitahin dito sa Philippine National Police. Kung po'y nagagalak sa inyong pagbisita, kung po'y nagagalak sa pagbigay niyo ng panahon at pagbisita niyo sa amin para magbigyan ng liwanag kung ano talaga ang nangyayari doon sa inyong lugar. Dahil marami po sa site na sabi ko kanina na marami ang maling paniniwala na kayo ay involved sa ganito at gano'n. At maraming pagkakataon na tuwing meron po mga rally dito sa Metro Manila, no, ako pa yung regional director, ay maraming nasasaktan sa inyong hanay. There was a time na kinausap ko yung ating mga tribo at pero mga grupo doon sa may UP compound kung saan na hindi nga nila alam kung bakit sila dinala sa Metro Manila. So ito po para mapaliwanag natin sa ating taumbayan kung paano nagagamit sa hindi maganda ng ating mga kababayan. Kayo ay mga tunay na Pilipino. Kayo po ay ang aming mga ninuno. Kaya po wala siguro mga IP na tinatawag ay wala yung mga Pilipino. Walang mga katutubong, wala yung mga Pilipino. So, at sa masamang palad lang ay kung minsan nagkakapit po tayo sa hindi tama. Dahil kung minsan naramdaman po natin na kung minsan ay matamot yung tadhana sa atin at hindi tayo nabibigyan ng magandang edukasyon. Kaya kung minsan ay nalalason yung ating pag-iisip. Ngayon, siguro, with all the technologies natin po, yung mga meron na tayong cellphone, meron na tayong TV, meron na tayong radio. So siguro, yung ating po mga kababayan na nandun pa sa mga pabuntukan, siguro mag-educate na magbigyan ng liwanag kung ano talaga ang nangyayari sa ating dito. At dapat ay mabigyan kayo ng patas na karapatan. Yes, sir. At makakaasa po kayo sa Philippine National Police ay tutulong kami para mabigyan ng justice yung kanyang nangyaring pang-aabuso sa lumapit lang po kayo sa amin, ang ating pinitilan sa iba't ibang lugar, ang ating bansa, ay bukas po para sa inyo kung ano ang pwede natin para po mabigyan ng sabi ko nga injustice sa mga injustices na nangyari sa inyo at sa iba po ng mga katilin. So, again, sa halang po ng Philippine National Police, ako ang chief dito. Yes, sir. Sabi ko nga, malaki po ang paggalang namin sa inyo. At kami po'y nagpapasalamat ulit sa inyong pagbisita at pagsasalita dito para ako bigyan ng liwanag kung ano talaga ang nangyayari doon sa hindi natin napupuntahan. Ako po sa totoo ay first time kung makapag-usap ng ganyan, although marami na rin ako nakausap ng mga kababayan natin na ibang tribo o ibang tinatawag kung tawagin natin ay minority. Siguro po ay wala namang minority at majority sa atin. So, tayo puro mga Pilipino. Pilipino tayo, Jeff. So, wala po karapan ng ibang sikto sa atin para tayo ay gamitin sa hindi maganda. At sabi ko nga, kami po'y natutuwa at nabigyan kayo din ng liwanag. Sabi ko nga, tayo po ay pantay-pantay. Pantay-pantay sa mata ng Diyos, pantay-pantay sa mata ng Bakas. So, sa inyo po lahat, maraming salamat ulit at magandang umaga.
sana po naghanda tayo ng konting ano bago na lang tayo makabalik sa uuwi sa Mindanao ng araw. Maraming salamat po, maganda po mayroon. Thank you, sir. Sa Arakan, mayroon siyang concern ako sa the police, the police, sa security, dapat. Tapos mga sinapanglo ba? Ang sa amin naman sa hindi ko nadagdagan yung mga sinabi ng mga kabataan. Ang pinaka-concern ko lang doon sa amin, yung mga tribal leaders ay mga nagsikap na makabili ng baril, type yung mga paltik. Pero ang nangyari sir, pinagpuhuli din ng mga polis. So, pag-usap ko sana, sir, baka pwede matulungan, sir. Kasi nagsunod naman talaga sila ng batas din, sir. Pero sa amin naman, kahit walang batas na sinusunod, hindi naman kami kalaban ng gobyerno. Kakampi kami. So, importante talaga, sir. Pag-usap talaga. Well, unang-una, ito po ang masasabi natin. Ito yung sinabi ko na rin sa Kongreso, kung maalala nyo na meron po mga nasaktan na nakalibun nyo during the time na meron po na rally doon sa US Embassy, I'm sure, alam nyo po yan na meron nasaktan mga IPs doon, mga lumas doon sa tawagin. So, ito po ang sinabi natin sa kanila dahil sabi nga ay kuminsan nagagamit nga po tayo sa mga ganyong karahasan at tayo nasasaktan. At akala natin tayo ang inaapit ng mga o ng mga makulisan o ng mga militar. No, hindi po totoo yan. Ngunit sa ating po, mapaliwanag lang natin, tayo ay mga Pilipino. Tayo po ay nakatira dito sa Pilipinas and we are bound. No, tayo po ay bounded by ang ating batas dito sa Pilipinas. Kailangan po natin sumunod sa batas natin. Pag-aarmas sa ating pong sarili ay hindi po bawal yan provided na yan po ay legal at naaayon sa sinasabi ng ating batas. So, ang sinasabi po ng ating batas ay hindi tayo pwedeng magkaroon o magmamayari ng isang baril na hindi po lisensyado at pangalawa doon ay kung walang serial number at lalong-lalo na kung yan po ay parte. So, ang sa akin po, kung gusto nyo naman ay kung talagang nakikita nyo na mayroong banta sa inyong buhay, ay pwede po kayo pumunta sa pinakamalapit na higilan ng police o probably doon po sa pinakamalapit na kampo ng militar. At handa pong tumulong yan sa inyo. Tayo po kasi ay may sinusunod na batas. Hindi po tayo pwedeng sabihin na tayo ay minority. Sabi ko nga, wala pong minority at majority pagdating sa batas. No? Lahat po tayo ay kailangan sumunod sa batas. Totoo po meron tayong demokrasya, ngunit we are bounded by the law and we are obliged to follow and uphold the law. So, kung meron po tayo sigurong gusto na atmasan ang ating sarili, wala po bawal dyan, provided yan po ay license at provided yan po ay legal. Kung yan naman ay makakatulong po kami, talagang gusto nyo mag-own and possess firearms, tutulungan po namin kayo kumuha ng LTAP o kumuha ng license. Makakarasa po kayo dyan. Provided mag yun po yung illegal dahil magkakaroon po kayo ng problema sa batas kapag alam po namin na talagang sa hinaharap po kayo talagang mayroong banta sa inyong buhay. So, naiintindihan po natin yan. Talaga pong ganyan kapag tayo ay kung minsan ay pinaglalaban natin ay kung anong matuwid, kung minsan ay meron talagang mangilan-ilan, no? Meron man talagang mangilan-ilan na walang gagawin dyan kundi kontrahin na kontrahin. So, sabi ko nga po, ang may tutulong po natin dyan is unang-una, makipag-coordinate po kayo sa pinakamalapit na impilan ng polisyon. At kung paano po kayo kahit paano magbibigyan ng proteksyon ng inyong pamilya o ng inyong sarili. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat. Si Juan, sir, si Melanie.
siya yung pinakalinder sa atin. Pasalamat sa atin. Yes, sir. Hindi po, sir, sa kami po, ito sa kabataan ko, yung leader, sir, lumad, sir, pinapaabot ko na po sir, isang walang privilegio po sa amin ng mga luma, ng mga usap po kayo, na makapunta po dito sa inyo, sir. Sir, we are so blessed and thankful po sa Panginoon kasi nakita namin, sir, na pagpunta namin dito sa Manila is grabe. Kami yung mga tribo lang, pero yung pagtanggap ninyo sa amin ng mga tribo is sobrang nakakasaya po para sa amin. I'm sure. Sa TV ka lang po namin nakita. Bawat ahit siya po. Sa TV lang namin nakita po, sir. Sobrang, we're so blessed po na yung aming, sir, ang mga karanasan sa Mindanao, sa Gialon, sa TV, and creative, sir. Nasabi na lang sa inyo, sir, hindi po bukas, hindi ngayon, kaya po may sabi nila po. Wala, sir, pinapatay nila yung aming mga leader para makipaglaban po sa mga tribo. Sir, ito na yung pagkakataon kaya kami nagkaisa ng mga kabataan po sa Mindanao, sir. Kasi gusto namin labanan po ang lahat, sir. Kasi, sir, tama na po. Gusto na po namin ang payapaan sa aming lugar. Tama na yung paggamit po sa aming kabataan ng mga lumad. Sir, hindi po kami pumunta dito para magkakaroon. Gusto ko lang po ginawin po sa inyo na hindi po kami yung mga bakas nagrarali kasi kami po sobrang handami ng aming presidente. Sa kanya po kami kumukuha ng inspirasyon, kumukuha ng lakas kasi marami pong presidente ang dumaan. Pero kaya na po namin lang dumaan yung pagmamahal ng isang presidente. Kaya kung kaysa po kami ng mga lumad, binigit niya po kami ng malaga ng mga lumad. Kaya po, ito sir, dito kami sa iyong ahensya. Inuulit ko po, we're so blessed and thankful. Maraming salamat po sa pagsuporta sa amin, sa pagtanggap po ninyo sa amin. Sir, hindi po basta-basta ang ginagawa namin po, sir, na pagsiwalan po sa ginagawa sa amin mga campaign, sir. Hindi namin alam, pagbalik namin sa Mindanao, kung ano yung mga nagtihintay sa amin. Meron lang kami mga threat. Marami na pong nandiyan na nagtatext po sa amin na patayin kami pagdating doon. But sir, mamatay man kami doon or kahit saan. Sir, at least kami ng mga leader, pinaglaban namin kung ano yung kapakan namin. Sinabi po namin sa buong ahensya dito sa Pilipinas, sir, kung ano yung kailangan namin, kung ano po yung ginagawa sa amin. Sir, napaabot na po namin sa inyo yun, sir. Bahala na po kayo, sir. Bahala na po ang Panginoon na magbalik lahat mo, sir, ng suporta po ninyo sa amin. Sir, sobrang ipapasalamat po kami, sir. Hanggang sa mamatay po kami, sir, dala-dala po namin na yung tulong po sa amin ng mga lupa. Sir, sorry, sir, emotional kami, sir, kasi sobrang hirap, sir, hindi na po namin kaya. Hindi na namin kaya, sir, na manirahan kami sa amin, sir, yung lupa sa amin, sa sinagumay na may nagkocontrol sa amin. Sir, inaasahan ko namin yung support ako at para po magbigay ng hospisya yung mga ginagawa po sa amin yung skin. Sir, kami po 120-200% sir, kasama niyo po kami. Gobyerno po kami, sir. Kasama niyo po kami para po magkaroon po tayo ng kapayapaan. Sir, number one po kami na nagagamit po na yung aid. Kaya dahil ako rin siya nabanggit kanina yung mga lumad dito, pumupunta, nag-aralin. Sakit po sa amin yun, sir, kasi hindi po namin ginagawa yun, sir. Wala sa kultura namin ang mag-aralin. Wala sa kultura namin. Kami ng mga kabataan, nagamitin na namin mga damit. Kami, sarili namin, sir, para mag-aralin kami. Wala rin sa amin, sir, kasi kami ng mga tribo. Sobrang mababait kami, sir. Naninirahan kami na magpayapa doon sa amin. Sir, gusto ko lang namin talaga na hindi kami yun. Kami, 110% na sumusuporta kami sa presidente. Kasama kami sa pagbago sa
Balik na natin. Si Dato Malahay, yun ang last na magbigay sa atin na last message. Ito lang, Dato. Kami na lang sa dadaan ng Tuhan sa mga laban doon sa bagay ng trako. Kaya pinatay na naman ka. So, hindi namin mapikilan sa ang pag-iyak kasi parang ano, parang ang katulad kami ng mano kung minsan natin tayo kung kailan tatayo. Kasi kung pagpunta lang namin dito na o sa kabila, kami man ang kasama o sa hindi namin karang abutan mo. Pag dito pa lang kami sa airport na nagtitingin na sa amin. Sabi niya, hindi kayo matagal. Kukunin talaga kayo. So, yun sir. Magsikap talaga kami karating dito. Para mapasigaw namin yung karapatan namin ng tribo. Tama yung sinasabi ang mga yun namin na gusto na kami tahimik. Kasi yung tinitirahan namin, sarili nyo ba na gusto ba kami manahimik talaga? Kaya magsikap kami kahit kuminsan tamang-tama lang yung pera namin. Sikap ka makapunta kami rito. Kasi kung akin lang kami suminda na hindi talaga marinig yung boses namin. Walang huskip-huskip talaga siya. Kasi may mga media rito ko na talagang tutuwa naman yung sinasabi mo, sinisigaw mo doon yung karapatan, pero hindi naman parating dito sa nasyonal. Kaya dito kami siya. So yun lang siya. Sana tulungan niyo pa niya. Kasi nagpapasalamat kami ngayon na harap kita, sir. Kasi ang isa lang na katakutan namin talaga doon, sir, yung mga polis, kasi kami pa ang gobyerno, sir, kami pa ang ano, parang nagtago ng yung mga armas namin, sir, na inipinsa doon sa kalaban namin na si Pilipinas. Yun talaga, sir, sana matulungan niyo kami. Kahit man lang yung sinabi niyo kanina na ELTA, paano yun, sir? Hindi man namin alam yan kung paano ang proseso. Yun lang, maraming salamat. Sir, kahit gano'n, no? Minsan umiyak yung mga kapatid, kahit kami may gusto na kami. Pero ang isang logic sa IP, yung kahit ano yung kanyang karanasan, ano yung paniniwala niya, andyan pa rin yung Panginoon. So yung isang youth namin, mayroon siyang palaging inaawit kung para pag-challenge lang sa mga community kahit kami. Itong awit na to, kinompose ko ito ng isang tribal leader namin. Sinasabi ko nito, na ito ay nabibigay sa amin ng inspirasyon, na in-guard ko sa amin na kahit anong pumangyari, kahit bumagduman, kahit matakot man kami, sabi ng Diyos, sinabi niya sa Biblia na tawagin niyo lang ako at ako'y sasagot sa lahat ng mga kailangan, sa lahat ng kailangan. Kaya yun po yung nabibigay sa amin na kahit ganito, may mga mahirap na karanasan kami, pero ang Diyos, ang Panginoon po yung nabibigay na lakas sa amin. Kaya kahit po kami, natatakot po kami, kung ano yung posibleng mangyari sa amin, kahit hindi sa sarili namin, sa pamilya namin po, yung security, natatakot kami doon, kaya isa po yun sa pinapaabot na sa inyo, ay yun siya, sana matulungan niyo po kami. This song is a song of pain.
Go monok manama to minsan no koy no aro kahit hindi at kanta umawani koy go wag tahaton ko koy go ipapito kukuna kaswanu padun na kita namo ko ininuan Go monok manama to minsan no koy no aro kahit hindi biblia umawani koy go wag tahaton ko koy go ipapito Panupad na nakita ng moko ininuang Hiyay Kuno ka karo Kuno ka Ipapito kukuna kaswanu pad nun nakita namo ko ininuwa natin sila pwedeng pagbigyan doon sinasabi nila na yung mga armas lalo na ang illegal yan mabigyan lang siguro natin sila ng karampatang protection no? By way of patrolling in the area, binibisitahan natin yung kanilang mga lugar, hindi lang yung AFP pati na yung ating mga PNP lalong-lalo na yung mga mobile groups natin. So basically ano yung mga highlights nung pinag-usapan niyo? Well, unang-una bumisita lang naman sila dito gusto nilang mag-pay ng kortesiya. At mapaliwanag na rin na madalas kasi silang naakusa na sila ay mga miyembro ng kaliwa o yung mga lalong-lalong mga CPP and PA. Dahil madalas, lalo na sa Metro Manila, na kapag nagkakaroon ng rally, ay may mga katribo sila na ginagamit. Yung pala ngayon, maliwanag na na yung mga yon ay hindi talaga sila katutubo na or talagang katribo nila at ginagamit lang nila yung mga damit, yung mga kanilang mga probably yung kanilang tradisyon, no? Pero sabi nga nung mga kabataan na dito na wala sa kanilang mga kabataan ang nagpa-participate ng
rally. Kasi madalas nagagamit talaga sila. No? Hindi nila alam kung bakit nandito sila sa Maynila. Nasasaktan sila tuwing rally, nagagamit sila. Siguro nasasabi na na-exploit sila dahil sigurado mayroong pabuya sa kanila, mayroong bigay ng maliit na pera para sila ay mag-participate at you could just imagine, dadalhin sila from Mindanao papapatungo rito para lang iharap sa mga nagrarally, tapos masasaktan pa. Tapos gagamitin pa sila, nasasabihin nila, yung police na naman sinaktan yung mga katutubo o yung mga IPs o yung mga minority. No? Nagagamit kasi sila sa hindi maganda. Sir, nabanggit nila kanina yung salupungan. Ano ang pwede natin gawin doon sa mga schools na gano'n? Pwede bang ipatigil yon o paano ba yun, sir? I think ipapa-verify naman natin yan. No? Kung talagang titingnan natin, baka naman yung mga schools nga na yun ay hindi naman legitimate or recognized by the government. No? Baka hindi yan walang lisensya. Hindi lisensyado yung mga schools na yun. I'm sure kung ganun naman yung tinuturo, hindi naman pababayaan siguro ng CHED yan o ng ano, na para may mga ganung mga tinuturo. Pati yung mga yung pambansang awit ay naiba na. Pwede ipasara yun, sir, in case may mga makita. Of course, nasa CHED yan kung magkaroon talaga ng verification yan at validation. Lahat naman ng mga schools na unlicensed, pinapasara ng CHED. Sir, this one from the left are claiming na kaya raw walang, kaya raw may mga eskwelang sa kanyang alkat. Kaya mayroon ganun dahil wala nang hindi po yung gobyerno. Una-una, paano makabuo ng gobyerno? Kapag gumawa ng kalsada yung gobyerno, sinusunog yung mga heavy equipments, no? Remember, kaya nga gumagawa ng kalsada yung gobyerno from, sinatawag natin yung mga farm to market roads para magka-access yung ating mga kababayan na nasa bundok, na mahihirap, para magka-access sa edukasyon. No? Sa ekonomiya na paglago ng ekonomiya, no, lalong-lalo may mga tanim sa kanilang lugar, no, dadalhin sa merkado para ibenta, no. Hindi po totoo 'yan na hindi nakakarating yung gobyerno. No, ako'y naging batang tinyente din at ako'y nakarating na sa mga iba't ibang mga tribo din, sa lalong-lalo sa may bandang Visayas at dito sa may Luzon. Kaya nga, ito ang sinasabi natin sa kanila at ngayon ay naiintindihan na rin nila. No? Dahil yan, ay ayaw nilang pumasenso yung silang lugar para patuloy nilang malalason yung pag-iisip ng mga ating mga kababayan na minority, yung mga mahihirap, yung mga katutubo, no? Yung mga IPs kung tawagin. Sir, other matters? Okay lang. I see you, sir. No? Anak? Okay. Sir, para sa question lang po, kanina naman yung si Commander Paragon ng NPA. Aware po ba kayo na dati kay parang close sila nung dating Dabao Mayor at Binangon? Actually, totoo yan. No? Mayor pa si Presidente Duterte, kaibigan naman nila si Commander Paragon. Kasi yung sinasabi niya sa amin, doon sa public announcement niya, nawala siyang kalaban. Kasi more on siya, kung mayor siya sa mga tao, mayor din siya sa mga rebelde. Kasi that is a way of paano yung nag-rebelde mabalik doon sa government. Sa amin, hindi naman negative yun. No? Ang pinaka-negative lang talaga sa amin, yung ginagawa ng CPPNP, kapag yung mga tribal leaders or yung mga IP doon sa komunidad, kung di magsama sa kanila, ang nangyari, maraming mga pinapatay. Kung tingnan natin, may libing sa isang butas, may mga apat, may lima. Sa mga komunidad talaga sa IP doon sa remote, hindi yung ibig sabihin na dahil walang development doon, ang tribu mabuhay naman from the beginning na walang kalsada. Nabuhay naman ang tribu na walang gobyernong pupunta doon. Ang sinabi naman ng NPA at saka yung mga organization na front nila, okay, magtulong kami sa iyo. Sa inyo, lagyan namin ng eskwilahan ito. Pero ang problem naman, ang nilagay na eskwilahan, ang tinuturo, yun naman pag-dismantle ng baril. Yun naman yung pagtuturo ng kanilang national anthem. So, at saka, ang pagturo ng mga kabataan, talagang hindi talaga sa kultura. Tingnan mo yung kayo, nakita ninyong mag-rally dito sa Maynila. Bit-bit yung mga bata na mga katutubo. Saan man nilagay kinukuha yun? Walang paalam yan na sa mga parents. Hindi alam ng mga council of elders yan. Tapos kung tingnan natin, kahit yung mga matatanda, nagbit-bit ng isang streamer, nagbit-bit ng isang tarpulin. Tanungin mo kung anong ibig sabihin sa nakasulat. Yung Aus Duterte, tanungin mo yung Juan, yung isang matanda. Sabi niya, hindi man ako payat na maalis sa presidente, pero yung hinawakan nila sa baba, Aus Duterte, magkaawa yung mga matatanda.
kami ngayon na mga authentic leader ng IP sa Mindanao, kami ang magsasabi na yung ginagawa nila pagbitbit ng mga bata, hindi tama. Hindi sa kultura yan. Kung tanungin mo itong mga bata na ngayon ang kasama natin, nagsasama natin, wala silang sinasabi na ang mga kabataan pwede mag-rally. Kasi hindi concept, framework ng IP kung may problema, magtayo ng isang kalsada, magsigaw para marinig yung kanilang problema. Hindi. Ang totoong sistema at saka kultura ng tribu kung may problema, magharap, magupo, kausapin kung sino man yung may problema. Yun ang ginagawa natin ngayon. Yung mga IP nag-ikot sa buong agency ng government sa nasyonal, ipakita, ipaalam na mayroong mga IP sa Mindanao na hindi yung mag-rally, mag-usap. For example, yung PNP ngayon, si Sir, nagbigay ng panahon, nag-upo kami dito, pinakain pa kami. So, nagsabi kami ng dapat namin isabi sa kanya. For example, Sir, pwede ba kami mag-arma, Sir? Practical sabihin, Sir, iniwan kami yung rally, Sir, iniwan yung kultura. Kasi nakita namin, kasi kahit yung mga pulis, pinipuntahan yung mga nag-rally, sabi ka, Sir, nasaktan pa yung iba. So, kami rin, sabi na, sana hindi ganun ang mangyari. Ang dahilan dito, yung mga taong hindi namin alam na mga organisasyon nagbitbit ng mga bata, pero ang benepisyo naman dito, hindi man yung mga bata, Sir. Hindi mga bata ang benepisyo dito sa rally. Ang benepisyo dito kung sino yung nag-udyok sa kanila para mag-rally. Yung by agenda para bitbitin yung problema ng tribu sa hindi tamang procedure sa pag-resolve ng problema. That is violation sa kultura ng tribu. Hindi talaga. I-condemn namin kung magpatuloy yung mga rally na bitbitin yung mga bata, sabihin ko lang, wala sa batas yan sa IPRA. Wala rin sa kultura na pwede kang mag-rally. Wala. So, ang problema lang doon, sino-sino ba yung nagbitbit sa mga bata? Yun ang kilalanin namin kasi gusto namin kasuhan sila. Ano ang violation nila? Ang violation nila, yung paggiba ng aming kultura, yung pag-violate ng kanaming integrity ng kanaming sa aming kultura na hindi dapat gamitin ng ganun. Ito yung gusto namin makita sila na makilala namin para magkaroon kami ng kaso against sa kanila. Hindi naman namin sila patayin. Hindi man payag si Derek si Sir na magbitbit kami ng armas. Magpayag kami ng kaso sa Korte Suprema. Salamat. At saka, last, ako nagpapasalamat talaga sa inyo, sa media. Time media ako nagpapasalamat sa inyo. And behalf sa 18 major tribes sa Mindanao, kami nagpapasalamat sa inyo, lahat na media dito sa nasyonal, na kayo ngayon nataharap kami, kasama si Sir, na binigyan ninyo kami ng panahon para ma-express naman ano ang situation ng IP sa Mindanao. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Sir, anong tawag dun sa binigay kay Chief PNP na ano, na parang, ano ba yan? Paki-explain? Actually, ma'am, ito, kung tinan mo yung sa amin, hindi ganito. May kaibahan ito. Ito yung sign na binigay namin sa tao gusto makatulong sa amin. Pangalawa, mag-establish kami ng relationship and communication. Yun ang dahilan bakit binigay namin ito. Para hindi kami mahiya magharap sa kanya. Kasi yung kanyang sinuot, pareho rin sa amin sinuot. Tapos ito, bilang pagrespeto sa isang authority namin. Binigyan namin siya ng parang head. Tapos ito, heartily. Yung pagbigay namin at saka pag kinausap namin sa kanya, talagang galing talaga sa puso. Tingnan mo kami nag-iyak. Wild na kami nagsasalita. Thank you, sir. Okay, salamat. Maraming salamat. Pangalan siya po. Lipatuan, Jewel Unat. Isang leader ng Indigenous People's Coalition for Cultural and Justice and Integrity. Lipatuan Jewel Unat, isang chairman ng Mindanao Coalition for Cultural and Integrity ng IP. Salamat. Bye. Sir, pwede Lalakad po na sila.
Jeff, what's up, baby? Make up. Touch. Ito, meron kang ano dito, otorino, privilege para magkasawa ng iba.